Hello to all of my brothers and sisters. Kumusta po ba ang iyong Holy Week? Ngayon po ay we are celebrating the Easter Sunday, Pasko ng Pagkabuhay. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin niyan? Lahat ng mga namatay na mananampalataya at doon sa mga mamamatay pa na mananampalataya ay dapat umasa tayo na muli tayong mabubuhay. At dahil nga sa ating Panginoon, after 3 days, siya ay muling nabuhay. So siya po ang pag-asa na dapat nating panghawakan na talagang muling mabubuhay ang mga namatay na tao kung ikaw ay nananalig at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi naman tayo mga Judaism, kasi ang mga Judaism, you know, they don't believe in eternal life. What they believe is earthly life. At dahil nga sa nabuhay ang Diyos, walang nasayang, lahat ng mga namatay na mga mananampalataya ay muling mabubuhay. Tandaan niyo po yan, mga kaibigan. Kasi alam niyo, ang Panginoon, binaliktad ni Jesus ang tree of temptation. Hindi po ba yung sin in the garden, yung sa kay Adan and Eve na may puno na pag pumitas ka ng bunga, ikaw ay magkakasala. Ito ay binaliktad na ng ating Panginoon. Ito ay ginawa ng tree of life. So, wala na pong kasalanan dahil tinubos na po tayo ng ating Panginoon. At lahat po tayo ay kailangan lumakad na ng tuwid, lumakad na nga sa tamang daan. At ang kanyang muling pagkabuhay ay ating matutunghayan sa John 2:16, John 14 verse 16 to 19, at ganoon din sa Acts chapter 4 verse 10, chapter 1 verse 9. Matutunghayan po nating lahat 'yan, mga kapatid. Kung kayo po ay may Biblia, buksan niyo po sa John chapter 2 verse 18. At tulad ng sinabi ko, Acts chapter 4 verse 10 at saka John chapter 14 verse 16 hanggang 19. So kung meron po kayong mga aklat na Biblia, siguro naman po meron tayong lahat. Buksan niyo po yan upang inyong matunghayan kung paano nag-resurrection ng ating Panginoon, na ultimo nga ang si James hindi nga naniwala hanggat hindi niya makita ang butas sa mga kamay ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng ating Panginoon. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Sabi nga, today is gain, hindi po ba? At babaguhin tayong lahat. Ang ating katawan na nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay kahit kailanman. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Amang nasa langit na si Hesukristo. Alam niyo po, dito nga sa John 3:6, John chapter 15 verse 1 to 5, ang sabi dito, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that bears no fruit, he will take away, and every branch that bears fruit, he will cleanse, that it may bear more fruits. You are already clean, and because of the word that I have spoken to you, abide in me, and I am in you. As the branch cannot bear fruit for itself unless it remains on the vine, so neither can you unless you abide in me. At sa verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for without me you can do nothing. So napakalinaw, mga kaibigan, ang sinasabi ng ating Panginoon. Siya ang puno, siya ang vine, and my Father in the heaven vine dresser. At bawat mga sanga ay magkakaroon ng mga bunga, subalit ang mga sanga na hindi nagkakaroon ng bunga, ito ay kanyang aalisin, ito ay kanyang puputulin, upang ang manatili ay ang mga sanga na nagbubunga ng marami, at ito ay kanyang lilinisin, at upang ito ay mapakinabangan ng marami. So sinasabi ng ating Panginoon,
yung mga branches na hindi nagbubunga ay mananatili. Ang mga branches na may bunga na walang pakinabang na nananatili sa mga puno. So neither can you unless you abide in me. So wala ding silbi, may bunga nga kung hindi nyo naman gagamitin, kung hindi nyo naman ipamamahagi ang mga salita ng ating Panginoon. Yan ay walang kabuluhan. So kailangan kung tayo ay isang bahagi ng puno ng ating Panginoon, tayo ay mga sanga na bahagi ng namumunga, dapat ikalat natin ang mga salita ng Diyos kasi yun ang gusto ng ating Panginoon dahil ang sabi nga, He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for without me, you cannot do nothing. So, kailangan talaga lagi tayong nananatili sa ating Panginoon dahil kung hindi tayo mananatili sa ating Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. At alam niyo po, sinasabi niya na kanyang pinuputol ang mga sanga na hindi namumunga. Kanya ding inaalis yung mga namumunga nga pero walang silbi na nanatili sa puno. So, ganun po, matalinhaga po mga kaibigan, mga kapatid, ang mga sinasabi ng ating Panginoon. So, mga kapatid, ang sinasabi nga, wala nang kautusan na nakamamatay dahil pinagtagumpayan na ni Jesus ang kautusan. Binigyan na tayo ni Jesus ng tagumpay para labanan ang kasalanan. Hindi ka magiging perfect in your action. You are made perfect by your incapacity to commit sin because there is no more law that make you sinful. At yun ang lalim ng kahulugan ng napagtagumpayan. Pero hindi naman ibig sabihin, mga kaibigan, na porque napagtagumpayan na ng ating Panginoon, tayo bilang tao, andiyan pa rin yung matutokso tayo, magkakamali pa rin tayo, madadapa pa rin tayo. Subalit, ang gusto ng ating Panginoon sa tuwing tayo madadapa, kailangan muli tayong bumangon, muli natin panghawakan ang mga salita ng Diyos, muli tayong kumapit sa kanyang mga salita, labanan natin ang tukso. Dahil dito sa mundo talaga, nariyan lagi ang temptation at hindi natin maiiwasan yan. Subalit kung matututo tayong kumapit sa ating Panginoon, matututo tayong hawakan ang niyang mga salita, yan ay ating mapagtatagumpayan. You feel guilty for something, you should not feel guilty about because you are taught wrongly and you think wrongly that what it means to be a victorious over sin. You know, our victory over sin, what we do or don't do, it is what Jesus have done. And when you believe in Jesus, what has done applies to you, my friends. So, magiging victorious tayo. Magiging mananalo tayo, magwawagi tayo sa anumang kasalanan kung lagi nating panghahawakan nga tulad ng sinasabi ko ang mga salita ng Diyos at kung tayo ay maniniwala at kung tayo ay mananalig sa ating Panginoon. Kasi alam niyo mga kaibigan, kung minsan yung mga tao, nag-iisip sila, asan bang Panginoon, hindi namin nakikita, hindi namin na namamasdan in real life, hindi namin nakikita ang kanyang katawan. Alam niyo po mga kaibigan, ang ating Panginoon ay muling nabuhay sa pamamagitan ng Spirit. Ganon din ang mangyayari sa atin. Pag tayo ay namatay, mawawala tayo sa katawang lupa. Ang papalit ay katawan ng Espiritu na magkakaroon ng eternal life, magkakaroon ng everlasting life na hindi na mamamatay kahit kailanman, na hindi na magdaranas ng hirap at sakit. So mapapalitan ang ating katawang lupa. Ito ay mabubulok, ito ay mawawala. Subalit, kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, if you believe in God, ito'y muling mabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu at mananatili tayo sa Panginoon at tayo isasama sa kanyang paradise at magsasama-sama tayo doon. Makikita natin ang ating mga mahal sa buhay na mga namatay na kung sila ay mananampalataya. If they believe in God, muli silang bubuhayin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At kumbaga, Spirit yun po. Kasi ang Spirit, hindi po nakikita yan, pero nararamdaman. Alam niyo mga kaibigan, ang sabi nga, kasi karamihan, hindi naniniwala. Katulad nga ng hangin. Ang hangin, hindi po ba hindi natin nakikita? Subalit, hindi po ba ating nararamdaman? Hindi natin alam kung saan ang galing. Hindi natin alam kung saan patungo. Pero ganun pa man, pag umihip ang hangin, siya'y ating nararamdaman. Hindi po ba? So ganun din ang kaluluwa, ganun din ang Espiritu ng Diyos. Atin siyang nararamdaman sa ating mga puso. Atin siyang nararamdaman kung atin siyang papapasukin sa ating mga puso.
dahil espiritu ang ating Panginoon. Siya ay spirit, so kinakailangan maniwala tayo. We must believe in Him. Kasi ganun po ang nais ng ating Panginoon na tayo ay mahango sa kasalanan, na tayo ay maisama sa Kanyang paraiso dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. At sa atin nga pong pagpapatuloy, mga kaibigan, what has done applies to you. You became the beneficiary of His death and resurrection. That's why you are victorious over sin. We are victorious over sin. Dahil nabuhay nga muli ang ating Panginoon. And it's not because you are sinless, but because Jesus and His blood makes you clean. So nilinis po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon, mga kaibigan. At kung atin nga babasahin dito sa Romans chapter 8 verse 1 to 2, narito po ang sinasabi. There is therefore now no condemnation for these who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has delivered me from the law of sin and of death. So napakaganda po, mga kaibigan, hindi na tayo uusigin pa dahil pinalaya na tayo ni Jesus. Yung dating spirit of law that applied to you, therefore you are condemned, is now replaced with the spirit of love of God through Jesus. So there is no more condemnation. For those who believe in Jesus, although in reality may mga pagkakamali pa rin tayo, subalit kung tayo ililitisin ng ating Panginoon, hindi na yun ang ilalagay niya sa Exhibit A, kundi para ikaw ay mapawalang sala. Ang ilalagay niya ay ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Tandaan niyo po yan, mga kaibigan. Hindi na niya ilalagay sa Exhibit A ang iyong mga kasalanan, kundi ang ilalagay niya ay ikaw ay para mapawalang sala. So ayun po, ang ilalagay niya ay kamatayan ni Jesus, o ang pagkamatay ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi po ba napakasarap, mga kaibigan?